Yung mga minimum wage earner ay ang gusto ninyo 500 pesos per month na magagaling sa pamalan, pero mukhang hindi yun ang gusto mangyari ng Dole, ano? Ang sinasabi nila si Gasari Bello, hindi nila kayang suportahan yung 500 pesos dahil ayon sa kanila ay napakalaki. Oo. Ang kaya nilang i-endorso at suportahan sa Pangulong Duterte ay yung halagang nasa 100 to 200 pesos lamang. Ano ninyong balak dyan kung sakali na hindi mapaguran yung inyong inihirit na 500 pesos na ayuda? Well, ultimately, we will try hard to convince the President to give or to grant our request for 500 pesos sa city. Ngayon, kung hindi po pumayag si Pangulo Duterte, nasa kanya na po yun. Pero ipapakita ko namin sa kanya anong resulta, kung anong mangyayari sa mga manggagawang mahihirap kapag na hindi na ginawa yung pagbigay ng ayuda sa kanila. Oo. Kasi nga, mamaya, makakausap natin si Secretary Bello at mukha yung sa kanya estimate, mga around 200, kundi 300 pesos yung sinasabi mo niya. Summer. Ang 100 to 200 pesos ay wala pong na-impact. Hindi po, wala pong mararating. Tapos sa June, summer. Yung amount na yan. Dahil ang purchasing power ko, yung take home pay ng mga manggagawa ngayon. For example, ang 500 gold breaky, yung kanyang capacity to buy goods and services as of today, bumagsak po ng halos 31%. Yung 512 ay nagiging 357 pesos na lamang. Pero? Ganun kalaki Ricky yung pagbagsak ng purchasing power dahil nga dito, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng train law. Ito'y ang binabagit ko ninyo, yung mga minimum wage earner na lantad din nga sa underemployment na kategorya. Yes, exactly. Kaya nga ito rin yung dahilan. Ito yung prime force or prime driver kung bakit mataas yung ating underemployment rate. Dahil po, yung kanilang take-home pay na 512 ay bumagsak po ng 357 pesos na lamang po. Tapos yung computation yung yan na sa hirit ninyong 500 reflected na dyan. Ipukit natin yung 500 na ito pati dito sa purchasing power, ipumpara natin yung dalawa, at least mga 300 pesos lamang, Ricky, yung value, yung purchasing power din ng 500 pesos na hinihingi namin. Hindi pa rin ganun patas, no? Kumbaga parang sumasakto lang. Sumasakto lang dahil sa aming pag-aaral, mamonitor, ito po yung halaga na kayang ibigay ng gobyerno at ito yung sa tingin namin ay pwedeng 500 na minimum sa isang araw, kulang na kulang. National budget o general appropriation. Kulang yun, Diyos. Kulang na kulang. Dapat yung kung binata, walang asawa. Parang yung ganito ang video. Bakit yung kulang na kulang? Yung sa train law, may depende rin naman kasi sa diskarte. Ito mo yung 21.9% eh, no? Ayusin ako po ngayon. Lalo pagka mo yung nag-aaral na. Tapos na umupahan ka pa. Dahil yung ating gobyerno, yung kanilang oriented topic sa dito ng mga transportasyon. Itong may wifi ka pa. Parang wala silang pag-alam sa mga paghihirap ng ating mga kababayan. Patuloy ko silang dinidenay nila araw-araw sa media na wala akong paghihirap na nangyayari. Kaya nga dapat magsimik ka. Huwag umasa sa ibang tao. Kaya nga kung halimbawa, sumigap nga. Para nung iba't lang umaasa lang sa trabaho. Para full time sa trabaho. Sa pag-aaral ng mga tapos na nila ang sahod. Hindi ka, hindi sapat na. Hindi sapat. At makikita
sipag na, sabihin na natin na araw-araw kahit na linggo papasok pa rin. Kulang yan. Ating realidad na nangyayari, na pagkikira. Kung mag-isa ka lang sa buhay mo, pwede. At parang yung panawagan nyo naman yan, eh, napaka-painting. 500. Kumbaga na hindi na natin kailangan pang... Tipid pa nga yun. Wala ka ng... Ano na? Meron talaga dapat tipid na... Tipid pa lang. Pagkain lang. Kasi ako nga bumibiyahe pagka... Naturo sa labas ako kumakain. Yung 500 ko, pagkain lang magkaapon. Para bumaba din tayo on the ground to see for kasi kahit mamalengke kung magkano rin eh mag-gross mo eh kamahal na lang mga biliin talaga nung araw bago ko sa Maynila wala ko ibang napasok ako hindi ko sa pasyon Carpintero marunong mag-Carpintero mataas yung kanila mga ano yung winis yung Carpintero pa 21 nung araw 1970 21 pero busog kayo. Tapos yan, pagka kumain ka sa kantin. Tuwing Sabado, magbabayad ka ng kinain mo sa kantin. Kulang yung sahod mo. Ay, yung laborer na 14 ng isang sahod ng 14 sa araw. Lalo na. Kaya nung sabi ko, pagka ganito ka, kung aasa tayo sa kantin, kulang. Sabi ko dun sa mga kasamahan ko, mamalingki tayo. Yung kadiwa pa ng araw, mura mong iliit. Kahit magtuyo-tuyo tayo sa Pinas, at least makakabinos tayo dahil bibili tayo ng bigas sa saing natin. Ay sila, palibasa sa mga labor, magkaan lang ang sahod. Walang pamalingki, sabi niya, pare, wala kang pamalingki. Ikaw na lang, kandi na lang kami. Hindi na malingki ako, pang isang linggo ko. Eh kaso, pag almusal, nagsaing, nagpakatunga nga. Siyempre, aalokin mo kumain. Kainan sila. Minsan yung budget ko na pang isa. Ugali kasi ng Pinoy minsan kahit wala nang makain. Mga alok pa yun. Oo, mga kasamahan mo siyempre. Kaya naman kaya kumakain ka, diba? Nakatunga nga dyan. Saan ang ginagawa ko para kung sakali kanin na lang, wala sila mag-asin. Ano ako? May pumapadol kapag inalok nyo. Oo. Kain sila? Kain. Ang anak baka mo ng tuyo yun. Sabi mo, print ako ng tuyo. Request pa eh, no? Baka nahihikain lang. May tuyo mo dyan. Sabi ko, mayroon hilaw. Kasi lang sabi mo, alam mo na malingki ako. Pagkitingnan mo yung kanilang profile. Ay, ihawin nila sa baga. Palibasa. Eh, sarap. Ihawin nila sa baga. Yun, kain. Kaya yung sinain ko ng umaga, hanggang tanghali na dapat. Bukos sa umaga yun, sa'yo naman ako pa bago sa tanghali. Correct. Andyan na naman. Eh bakit parang umaasa na sa inyo sa pagkain? Sa madaling salita. Wala na rin ano kasi, kulang na yung sahod nila. May trabaho. Kulang yung sahod nila sa dumidiskarte. Sa oh. Eh, ambayt nyo naman. Sige. Sa madaling salita, tatlong araw, umubos yung kinamaling ko pang isang linggo. Ulit. Eh, syempre, may nakikishare. Wala mong mayayari dito. Sabi ko, dapat bumukod ako ng trabaho. Kasi ano yun, magkumbag yung mga kababayan. Halos na malayong kapinsanan. Anong year yun? 1970, gano'n. Gano'n? 1970, gano'n. So, ang pamasahin nun, G's center mo pa? Ah, 25 yata yun eh. Ah? 25 na? Oo, yata yun. Yata yun. Kasi ako naabutan ko masahan 75 centavos eh. Tapos, sabi ko walang mangyayari. Kung ano dati, 75 cents lang pamasahe sa jeep. Tagal ako nagmaneho sa jeep, 65 ang pamasahe. Tumagal yun sa 65. Nag 75, kailan lang yun? Aling yan? 75, mga 1980... 75 peso minimum. Oo, 86 na yata yun eh. 75? 86 ba? Oo, 1986 yun. Ako 64 pesos per day. Ang una kong, 19... ang una kong work. 1982? 64 pesos per day. Kamusta naman yun? 1982. Pero nakasurvive ako. To 1985, 65 ang pamasahe. Nagmamaneho na ako. Pas, 65 pamasahe noon. Sabi ko walang mangyayari dito. Sabi ko hanap ako ng trabaho. Lakad ako lang.
kakat. Sabi ko, kahit may nagtipapatosin, kumayawalay lang ko dito sa mga to. Madaan ako sa pandangan sa may garahe ng Coca-Cola. Apply ako. Ito, dami requirements, paliba, sa kumpanya. Barangay clearance lang, wala akong makunan kasi wala naman akong tinitirang barangay dito sa Maynila eh. Saan ba kayo galing? Bicol. Sa Subuntaray. Talagang nakipagsama na lang kayo sa Manila. Oo, nanakaw pa ka mo yung mga requirements ko pati mga damit ko dyan sa istasyon ng train, radio station ako na pinatutulog. Totoo. Pinaamuyan ako ng pampatulog kasi nakataas. Inuunanan ko na yun. Nabudol-budol kayo noon pa. Nakalagay pa dito. Nagising ko wala na lahat tapos para akong lupay-pay na ano. Binong mga pulis kasi nagreklamo. Ay, paano kayo nabuhay? Wala kayong gamit. Ano, ang natitira sa butika mo, may short akong nakailalim sa pantalon. Tapos, tapos palibasa malamig, natutulog ko ng patong yung damit ko rin. May extra. Oo, patong yung damit ko, naka-jacket pa ako. Sa malamig yun. Hahanap ka ngayon ng ibang trabaho. Yun ang natira sa akin. Sa bilang ng mga may trabaho. Tapos nag-ano ko sa pulis, sabi ng pulis, sabi niya, pinaamuyan daw ako ng pampatulog. Palibasa, pambinsyano. Kaya dapat alert eh. Yung diploma ko sa high school, lahat ng requirements ko nandun kasi bala ko mag-college dito sa Maynila. Kaya ako naglayas sa amin kasi hindi ako papakalap sa amin. Hindi ko na kaya na, kasi doon siya kumpindi ako ng high school eh. Lumayas ako dito sa Maynila magkatrabaho. Sabi ko baka mga pang maganda-ganda sahol, makapag-aral ako ng college. Nanakaw lahat yun. Lahat ng requirements niya? Oh, so paano yun? Hindi bumalik kayo ng Bicol para kung ano yung requirements? Wala na, di na ako nagsang college. Oh my god. Kaya nag-construction kayo? Oo. Sabay lamang kayo araw. Kakalungkot. Sabi ko, kakipatalim. Sabi ko siya, naghahanap ako ng trabaho, madaan ako na may patay. Nakikipaglamay ako para makapagtapin. Wala akong kilala. Wala naman siguro akong mambubugbog sa akin dahil sa kape lang. Andyan naman ako, nakikiano naman ako kapatay. Nakikilamay, nakikirami kayo. Oo. Hindi naman ka nakikiyak din. Puinan nun, no? Sabi ko sa iyo kung sa ano, sa dulaan kwento ko, ay ako. Sigur. Tulong-tulong ko dahil sa may alam ko pag may patay, bawal magwalis. Ah, dadampot-dampot ako ano na. Lagi ko sa basura. May naiwan sa lamesa ng lumi, lagi ko sa basura. Tulong kayo, kunwari. Oo, oh, tapos sa akin, kaya medyo ano, alis na ako. May pintupin pa nga, sabi. Oo, ang bata pa nito, matay na. Kailangan, kilala ko rin. Skarte, no? Super gifting. Tapos nakasakay ako sa bus. Bata rin yung siguro mga kasing idadang ko yung ano konduktor estate kasing idadang. Ano yung first job nyo rito sa Manila? Yan na, construction. Kasi na... Paano ka napasok doon? Nadaan ako sa construction, kailangan ng karpintero. Sabi ko, karpintero ako, may mga mahihiraman ako ng gamit, may kilala ako. Sabi ko, kasi may, dito sa may naging barkada ako sa may istasyon, may mga lagari, may katama, may martilyo. May tatlo lang na ano, gamit, point na ako. Lagari. So, ang isip mo, sumahod lang ako, pwede na ako bumili. Mahod ako na isang libro. Kinausap ko yung ano, nag-iwanan ko sa iyo itong gamit ko na kung ano. Sabi ko, pahiramin mo, nag-iwanan ko sa iyo. Pumita na ako, bibili na ako. Ngayon, bayaran lang kita kung magkano yung damage na hiniram ko. Umayag naman yung matanda. Tutulong-tulong nga ako sa matanda ko pag gumagawa siya. Kartintero ka ano? Ang asin sa
pagkain. Hindi ito gamot sa singaw. Para sa singaw, mag-doctor prescribed Dactarine oral gel. Ay, nung tuloy-tuloy na yun. Oo. Pero sa hindi ako nagtagal kasi yung kulang nga ang ano, sahod sa pagkain lang. Napasok ako. Paano kayo masenso? Napasok ako sa ano, conductor ng bus. So, mas malaking sweldo ron? Sabi nung, persintuhan. Sabi nga doon sa ano, conductor. Magkano kinikita mo rito? Sabi niya, lagi sira ka ng bus ko. Sir, 100, 200. Eh, pag di sira, ako nga 500 ako pagka medyo maganda ng biyahe. Porsyento mo. Para mas malaman at manusunod sa kawin. 8% ba sabi niya? 8% kami. Tapos pag may allowance, pagkain. Lamang ka sa malaman. Oo. Back to regular programming. Kaganoon. Eh, samantalang yung sandaan eh. Ilang araw ko na sa 21 ng sahod eh. 4 na araw. Talaga. Mahirap na. Ayan, sandaan. Kumitan lang ko ng sandaan. Libre pagkain na eh. Ano masama? Sabi niya, bakit gusto mo maluto? Sabi ko, sana, kaso probinsyano ko, di ko alam mga lugar dito, mahirap yan, parang mahirap. Sabi niya, wala problema dyan. Ako, probinsyano rin ako eh. Ako, taga Masbate ko, sabi niya. Di aras, magkalapit lang kami, sursugun ako Masbate sila. Tinuruan ako, mundong ko. Pati pagkain ko, sinagot nung guide. Anong biyahe yun? Ano yun? Makati, Quiapo. Makati, Quiapo? May ganun biyahe? May bus dyan noong araw. JP Rizal ang daan. Hanggang Quiapo? Oo. Ah, okay. Oh, sige. Patama. JP Rizal ang daan. Isip ko dyan. Dubisol. Binigyan. Traffic. Ganitong oras. Ah, kasi umulan. Madalas na rito. Ganitong oras. Kasi umulan eh. Eh. Live po mula sa Boracay Island. Pero makalipot dyan lang naman yan sa Boracay. Pero pagkatapos nun eh. Papuntang Makati kasi yung mga yan. Kumita na ako, kumikita ako. Iniipo ko yung 2 pisong buo. Diba nung mga papel pa nun eh, no? Laking pali ng 2 piso. Isang linggo umuwi ako doon sa barak, sa construction, mga kasama ko. 2 bundle. Or 2 piso. Si DNR Secretary Roy Sumato. Ay, abiling ay, abiling ay, kung kano isang kilong, ano, baboy. Hindi ko na matandaan. Nakita niya ang nakatambak na lupa. 35 cents. Hindi ko na matandaan. Sa pagtatanong ni Secretary Sumato, itinuro na nila. Anong year pa yun? 70 pa rin. Ang 75. Mga 71 na siguro. Sinasok nila ang construction site at kinausap ang pamunuan. Hindi, 81. Itinuro ni Secretary Sumato sa kanila na mali ang kanilang ginawa dahil ito nga kasi 79 akong lumabas. Mag-isa lang kayong pumunta rin sa kumulan dito sa isla ng Boracay. Iniwan niyo yung pera lang ang sinakyan ko. Iniwan niyo yung parents niyo ron. Tagalanti naman ako lice kahit elementary naglalice na ako sa amin. Kasi ayaw nga ako pagkakalit. Ah, kanoon tayo ang puro. Magsasaka si tatay ko. Ang katuyuran nun, basta masipag ka. Hindi mo kailangan ng edukasyon. Oo, marunong ka bumasa, matalino ka sa amin. Pagdating sa Manila, hindi na mo kailangan kapangaral. Ganun din. Sa kaya ito, ipapawal mo na ngayon. Hindi ka na maluluko. Eh bakit hindi kayo bumalik ng probinsya kung nalaman nyo may nagkaroon kayo ng problema? Wala na kayo pabalik. Kaya nakipagsapa lang. Dire-diretso nyo na. Mahirap ako masahe. Saka pag napunta na naman ako, tataras na naman ako para makaalis. Hindi ako paalis yung alam nila. Hindi kayo mapakalis sa bahay. Hindi ako papapayagan nun. Joyce, siguro ang isang tanong dyan, sabi ba ni bakit mahirap ang buhay sa probinsya? Ano? Kami hindi naman kumakain naman 3 beses ang araw. Sa pagkain, bastante kami. Kasi magsasaka tatay ko, may palayang kami, may nyugan. Bakit kailangan nyo papahirapan sarili nyo at pumunta kayo na Manila? Gusto ko kasi mag-aaral. Eh hindi naman kayo nakapag-aaral pagdating sa Manila. Ay, pagdating sa Manila, hindi naman nakapag-aaral at reserve ko. Hindi na ako umasa. Kasi rebuilding nga eh. May gusto patunayan. Lalaki kong hindi po kung nakatulad nyo. Tatay pa sila ka-grade 16 lang yun. Pero ang katuliran niya, kasi may kapatid siyang maestro. Pero sa inyo yung lupa? Oo, mana ng tatay. Hanggang ngayon, nandun pa. Kailangan natin mabintan. Pero
yun na ibinigay sa manatili ng LG na matutol na kaya ng LGU mag pa-demolish. Munta rin kala sila ng Maynila. Binintay yung mga yun. Sa isla ng Boracay. Kaya ngayon ay magsisimula rin sila dito sa may beachfront area sa pagtira ng mga illegal structures dito sa Boracay. Alam mo, Joyce, ito malinaw. Teka lang ka nag-start ng taxi. Sa mga report, sa pag-iinsan. Ano? Yung humina ang bus. Humina ang bus, tinalo ng conductor, di ba? Hindi, naging driver. Ano, naging driver na kayo ng bus? Anong feeling nila na yun? Humina ang bus. Hindi na ako tumagal sa conductor. Kasi nagsali sa kulor sa mga driver na palpak. Sabi na, hindi ka naman driver. Masyado kong marunong eh. Mag-drive na ako. Dito tayo. Karamihan naman sa kanila ay tapos yung may-ari naman papasamahan sa akin yung mga driver na di marunong, may bawang driver na samahan sa akin kasi turuan ko raw magaling na konduktor niya, sabi nila. Kasi sabi nila, bakit nga sila yung inuna? Sa akin, ibibigay nga yung mga baguhan driver. Sa bibigyan ako ng matanda na yung may mga paglapas. Kaya yung din yung sinasabi ng mga maliliit na mga tindahan dito. Dapat yan, gano'n sabi ikaw dito. Kaya maaari sana ay patas lang yung doktor ka lang, mas marunong ka ng driver. Sige, ako dyan. Ito ko, ito, take it. Ako magmamalik. Ganon, wala malaking train, proper training. Bigla ka lang yung bus. Marunong, ano mas abanti, may kapag-alawang nakaparada. Wala kang driver's license, nag-bus ano kayo? Wala, kaya doon ako na... Bayan? Nakasalong mo kami nung may-ari. Tinernahan na. Kosi sa una. Pero, sabi niya, bakit ikaw may hawak dyan? Kung doktor ka lang, di ba? Yun yun sa pag-ikot. Oo, huwag tayo ako eh. Nag-voluntary closure, may nag-voluntary demolition. Paunti-unti lang, ito nga malalaking struktura. Pero yung talagang tumagal kayo sa bus. Tumagal ako doon. Kung humina yun, nag-jeep ako. Yung jeep, sa inyo na, ano yung boundary lang? Magkano boundary? Hanggang ngayon, boundary lang. O sa inyo na to? Ito, nakiki-boundary lang ako rin. Hanggang sa nag-taxi driver ako nung golden taxi, hanggang sa nag-strike yun, nakapag-abroad ako. Pero may pundar naman kayo ngayon. Kabahay ako. Nagpili ako ng jeep. May Uber ako. Kaso na-aksidente, binangga. Sira, may nasa kasa. Pansamantala. Insurance naman yun, di ba? Minayara naman nung nakabangga yun, ano? Pang participation. So pag okay na yon, kayo na mag-drive nun? Oo, oh, alam mo, sorry ako nun. Ito, mixer lang ako kasi. Kaya titignan natin kung yung jeep kasi may driver. Kasi nga, umuulan natin. Hindi naman, pwede porke na taong biyahe ko kunin. Okay, kukunin mo sa kanila. Ayan yung mano, no? Mapirme sa bahay. Gusto talaga kumana. Thank you. Si Joyce Clavitilla, live po pala dyan. Saka, may pinag pa ako. Pag natin pare-pareho yun, di ba? Innova ko, hulugan pa yun. Hindi ko pa nababayaran yun kasi hindi ko naman nakas. Ang lamang ko lang, hindi ako mukupa ng bahay. Oo, oh, yun ang importante. Hindi ko nakundarin ako ng bahay. Saan nakatera ka? Marikina. Anyway. Magaling kayo mo nakapag-invest kayo. Yan ang lamang ko. Proyekto ng Maynila sa Legarda, Maynila.